Idiniklara nitong Lunes ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 28 barangay Salawag bilang drug cleared. Sinabi ni Lovie Agunat, intelligence officer ng PDEA na nakabase sa lalawigan, sa isang panayam na kahit na may pagbibigay ng sertipikasyon sa mga drug cleared areas, kailangan pa rin ng lungsod, barangay officials at lokal na otoridad na ipagpatuloy ang anti-drug advocacy activities at ang pagtatatag ng balay silangan. Patuloy pa rin ang pagproseso sa natitirang 45 na barangay na apektado ng droga, kabilang ang 6 na iba pa na may nakabinbing drug cleared status, sabi ni Agunat. Bilang nangungunang ahensya sa drug clearing operation, sinabi ng PDEA na ang Provincial Oversight Committee na binubuo ng PDEA, DILG, PNP, DOH at local government unit concerned ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri sa droga sa mga apektadong barangay at dapat sumunod sa lahat ng itinakdang kinakailangan bago sila maideklarang cleared. Kapag nadeklara na bilang drug-free ang pangalan ng mga taong gumamit ng droga, ay otomatikong aalisin sa listahan ng mga sumuko sa droga. Bago yon, ang bawat sumuko ay kailangang sumailalim sa isang serye ng mga medikal na pagsusuri, kabilang ang pagpapahusay ng pisikal at moral na pagbawi, espiritual na edukasyon sa kalusugan, psychosocial counseling at edukasyon sa droga. Upang maideklarang drug cleared ng PDEA, kailangan magtatag ng bahay silangan ang isang munisipalidad o lungsod para mapadali ang reformasyon ng mga drug offenders. Yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Lloyd Sadinglasan para sa The News Feed. The News Feed.